guys, sarap ng kain namin guys. Special yung putsero namin. Putserong putsero talaga. Gawin namin yung guys, hindi maubos-ubos. Hindi maubos talaga. Parang siyempre, loto ni ma'am. Ma'am, salamat kay sa putsero, mama. You're welcome. Nangutan na si auntie kung unsa kuno secret. Bigyan mo mas mandawi yan, ma'am. Sold out kami. Sold out. Wow. Karang ikits. Kuan ba? Ikits. Oh. Nasa kuan? Bili Aurora. So di sa kuan sa sa bulo ba? Sa rusa ba? Oh. Ay, bante na kayo. Dagan. Lagi, kalay ba? Lagi alay sa mandawi. Pirmi sold out. Katong karaan sa una sa Mandawi sa kuan sa Giso sa una man amangod ah oh, wala na katong kanang kuan nanay wala na. Okay to kang nanay oh, sa una maghantod bagina kadlaw niya mapahawa mo sila basta ya si parit at bang ilang kuan yeah, kalat at bang ilang kalat oh, at bang ilang kalat nanay gud no? Napuno sila tinibuok manok sa una Basta po zero gina na. Zero giyahan na mabunt. Pagbayad na ito sa iba po huway niya. Di, siya yun may gusto pag gina. Nakabugo niya. Na-story ko sulas yun. Pusjo, samtang naglingkod na, lisod pa ibarog, kay busog kayo. Napa kay mga for sharing karon diri, Pusjo, nabilin, mga stags? Natay for sharing, pero stag nga breeding material. Ah, material. So ang naagyo dere sweater Kelso and Gilmore sila maorigin ang tulo itong available karon dere sa farm. So kung kisa to ganahan nga mo bisita pwede mo bisita kung mawakin mo schedule ang takay it's mo dere paakon mo kung bil dyan gagmay rabia unong rakabok schedule ang takay may problema rita dere kaya aron makunan sa tamo dere dalirasad i go Waze or Google Map ako ang farm. Oh, okay. Registered man kayo sa Waze. Sa tip. Dali ra kayo. Dali, registered ito ko. Ang imuha po de. Dali ra kayo pag tul-tul dire. By the way, Boss Joe, pila ang imong presyo sa imuhang kuan? Material nga broodstag? Actually, karon akong pricing, it went up. Ang price na ako karon, akong broodstag is 20. Yeah, ako ang pullet is 8K to 10K. Depende lang sa akin. Amang ko yung ingon nga, boss, pangyo amin ka ng tag 5 months, 6 months, boss, muhana-ana, manggod. Pero atong ready to kwan, kina yung tag 10K na yun. Ang ready to breed. Yeah, pero ang ato ang trio is 35. 35 trio. So, all, same price, wala na sa gingon nga. Depende sa brand line. Depende sa brand, uniform price na, watay butag special kay tanan special na para nato. Correct. Ang mga crosses, boss, naakay mga crosses. Actually, sa una ang crosses is order-based lang gina sa dapat. Muna lagi na hatag na ako na habli na gamay. Pero din nasa ko mo share na ninyo kay maikog nasag ko. Mawagin, mawagin. Kasi gaya, mostly ba yung mawari din na to, mamili. O niya, eh noon, madama na. Pero sa ako lang, kung ako pa ko noon, mauaw na ko. Pero mostly ini ako mga amigo ko na to, nga himilian sa kistang ini mga amigo na to, kini mga himilian sa. Makaingaw na sag ko, makakita sa mga nga nang breeding material mga broodstag adto na dito mulingi mahimo nagcrosses adto na punito mo ito ako mabalimba dilan so ko kanang yung sa crosses kaya para one ayo kay gamay na malasad na pwede dyan ako na lang pagwangon ko na para na yung mga itagkak na ako adto na nasa kak correct tsaka mga kakugi si Boss Jojo nitagam na bawal utang ko na dire. Kay lisod kay paningil, di siya kay bawa maningil. Siya pa na yung mauwaw kung maningil mga kakugi. Da joke na mga kakugi. So narinig nyo mga kakugi ha. Ang gagawin na lang natin pag may interesado kayo sa mga manok nito ni Boss Jojo is contact kayo sa kanyang Facebook account. Ito yon. Ting! Yan. Kausapin nyo guys kung anong gusto nyo regarding sa mga inquiries ninyo. Regarding kung magpa-breed kayo ng mga ano guys, pang material nyo dyan yung mga gagamitin nyo pwede kayong makipag-negotiate kay Boss Jojo basta sa breeding talagang proud ako na sabihin to mga kogi si Boss Jojo Sasso or Kuya J isa sa mga matatawag natin na master breeder dito sa Cebu mga kogi wala siyang ibang hanap buhay mga kogi wala siyang ibang pinagkaabalahan kundi itong pag-aalaga ng mga manok garantisado na talagang yung ipapabreed ninyo mga kakugi maa-achieve niyan ni Boss Jojo kasi focus na focus siya mga kakugi so yun sakto ba ko Boss Jo? Wakilaeng ikalingawan Boss Jo? Sakto sakto sa ika
Pero I just nalasa ko'y ipuno or idagdag siguro. Yes, boss Joe. Kasi minsan yung mag-inquire, okay man yung mag-inquire, walang problema. Yung pricing, walang problema. Ang yung nagka-problema lang talaga, hindi naman lahat, hindi lahat. Mm-hmm. Boss, pwede ba pa video? Sparring. Oh, sparring, boss. Eh, kami naman, magkamangkamang mag-crawl-crawl ng sparring-sparring, mag-video-video, kahit anong anggolo. And then, pag-send nyo sa ano, sa nag-request, thank you. Thank you. Oh, wanay palo. Thank you. Kapuya. Kasi, ang ginawa nila, ano lang, walang magawa walang sa, ano, sa buhay nila. Kaya hindi kayo maano ba? Mag-hustle na eh. Bawal yun na. Kaya nga sa akin lang, huwag na kayong magloko-loko doon. Bitaw. Eh, nadadamay lang kami sa mga kalokohan nyo ba? Tama. Kami naghanap buhay ng matino. Kung gusto nyo magpa-video, gusto nyo ng sparring, punta na lang kayo dito. Bitaw. Dito lang kayo sa Bode, punta kayo. Kung hindi kayo hilig sa mano, kung wala kayong interesado, alam na natin yan, hindi kayo pupunta dito. Tama. In short. Mas maganda talaga yung personal mong makita. Personal na lang, para wala na yan. For example, nasa labas ka. Siguro may kaibigan kayo dito sa ano sa Cebu or sa Bas. Sila papuntahan niyo dito sa ano sa yun na mamili. Manukat at mamili. Yung trusted niyo, baka hindi niyo trusted sa mabaskam pa. Ano pa? Ikipasangin lang. Yun talaga yun lang suggestion, pero hindi naman talaga lahat ha. Hindi naman yan, talaga tawa. Lahat. Experience pero yan. Mas better, it's better na kayo na lang. Punta na lang kayo dito eh kasi accessible naman yung daan dito eh. Wala naman problema eh. Mm-hmm. Eh siguro mga 10 to 15 minutes siguro from highway. National Highway. Yo-o. Going dito sa Manokan. Pwede tama. Na. Depende sa rides nyo. Ganda pa ng daan. Maganda ng daan. Mm-hmm. Di gaya ng dati. Sus, grabe. Ngayon, maganda na. I assure you, maganda na talaga. Sa totoo lang, experience namin yan dito. Maraming gustong maraming magtatanong. Tapos manghingi ng sparring videos. Pagkatapos para baliwala lang. Thank you lang mano. So iwasan natin yan guys. Now, yung mga iba naman na hindi makapunta dito mga Kogi, especially yung mga kababayan natin, mga OFW, pwede nyo akong mautusan guys, pwede nyo akong ano dito, pasabay. Kaya nang ginagawa ko sa ibang mga farms na may nagpabili, yun lang gagawin natin. Tapos rest assured mga kakugi, basta dito sa mga sa manok ni Boss Jojo, pag sinabi niya hindi pwede yan, hindi talaga pwede yan. Pag pangit na manok yan, pangit yan, hindi talaga ibenta yan mga kakugi. Ang dami naming napag-usapan ni Boss Jojo. Ako, yung iba guys, makikita nyo, panoorin nyo yung previous na ano namin, kwentuhan, chicken talk ni Boss Jojo. Panoorin nyo guys, ito yung mga episode mga kakugi. Yan. So area dito mga kakugi kung saan tayo naroon ngayon, isa to sa farm ni Boss Jojo Saso, isa sa kanyang mga manukan. Yung isa nandun sa Danau City mga kakugi. So marami din ng mga nakakor doon, katulad din ng mga edad sa mga nandito, mga late born sabi ni Boss Jojo. Dito guys, si Boss Jojo talaga, itong lahat ng mga manok niya dito, kanyang breed, mga breedings niya to. So, maraming nagtitiwala kay Boss Jojo Saso, kay Kuya Jay, sa kanyang mga manok. Maraming gumagamit, maraming bumibili.
Itong area dito mga kakugi, hindi man masyadong malaki ito. Kung ako lang siguro mga kakugi, kung ako lang ang gagamit, tama na sa akin ang lugar na ganito mga kakugi. May range doon. Yung area yan dyan sa itaas mga kakugi, buong area dyan, range area yan. So ang merong ano lang yan, merong net is yung sa banda dito. Pero doon sa itaas, wala nang net yan. Yun kasi ang preferred ni ano eh, Boss Jojo. Sabi niya, dapat talaga malaki ang magala-galaan ng mga manok. Yan. Tapos, sabi pa nga niya, may mga ano pa dyan. May mga wild pa dyan, ng mga manok na nandyan. Doon sa Danao mga kakugi, meron ding mga manok doon. Tapos ang area doon, sabi ni Boss Jojo, parang ganito rin kalaki. Dito kasi, hindi siya nagre-rent dito. Parang pinapagamit lang ito ng dating mayor dito. Mayor Joel Kimyo. So ngayon, dito lang yung muna yung ibang mga manokan nila. Manokan niya. Anong masasabi mo, Boss? Ito, parang konting kaalaman lang, konting advice para sa mga baguhan at saka sa mga existing na nagmamanok ngayon na parang wala pang direksyon sa pagmamanok, Boss. Konting ano lang, Boss? Yung advice ko lang siguro, una, siguro malinis. Hindi naman, isa ganun na malinis na sabunin natin. Siguro malinis lang yung paligid niya, hindi ilang ano. Natural as in malinis lang. Tapos yung programa natin sa vaccine, importante talaga yan kasi kadalasan natin sa atin mga Pinoy, kita mga Pilipino, ang isip natin kinang pagtipid ba. We're not thinking sa bukas, yung iniisip natin ang ngayon. Importante talaga yung bakuna sa CCU, kahit yung sa ano pa, yung pag-hardening natin, yung pag-ano natin sa mga babae, paghahanda sa mga priming, sa priming ng mga pullet. Importante talaga yan kasi iba na talaga yung ano ngayon, panahon. Siguro doon sa maramihan magbibreed, kasi depende yan sa maramihan at yung konti-konti lang, pero magbabaksin pa rin tayo. Kasi yung vaccination program, hindi naman yan ano eh. Kung ilagay lang natin, i-compare natin kung bibili tayo ng mga gamot, then yung vaccine, mas makamura pa tayo. Sa vaccine. So mas maganda talagang prevention. Yeah, prevention is better than cure. Kaya nga, kung bakuna, siguraduhin nyo lang na yung bakuna na binili nyo is proper handling talaga. Kasi may bakuna dyan, ayaw ko nalang kasi hindi naman siguro lahat. Hindi natin alam kung proper handling ba yan o hindi. Siguro siguraduhin lang natin. Kasi hindi natin, pasyorte na lang talaga yung pagbili tayo ng bakuna eh. Pero sa akin lang talaga, I order sa Manila naman talaga ako eh. Mas mabuti kayo, sabi ko na to, doon kayo sa Agpas. Order kayo sa Manila, pero I don't know kung ano bang ano sila kanila, baka maramihan din. Pero sa inyo, yung mga maliit lang, siguro marami dyan sa Agribet, pero pasyorte na lang yan. Pero yung talking about season nyo, about mga siguro 50 above, siguro mas mabuti yung mga branded na bakuna na lang siguro. Kasi iba na talaga yung mga ano natin ngayon eh. Kasi sa akin lang I do the tawag dito yung Nobilis brand at yung MSD at yung Pfizer. Pfizer yung ginagamit ko. Maganda, epektibo sa akin. Doon healthy yung mga ano ko. Kung may sipon man gani, natural naman talaga yung sipon eh, pero ma-prevent naman talaga natin yan. Pero yun lang talaga yung bakuna, situate na yung bakuna natin is proper handling lang talaga. At dito pa rin marami din ako nakikita sa atin itong mga small time yung paggawa ng bakuna. For example, di mostly yung minor, yung mild lang, yung B1 naghahalo, ilagay nyo dun sa ice. Huwag nyo lang ilagay sa ice na once it was being mixed na sila. Once ma-mix na sila, leave it to a room temperature muna bago mo i-administer dun sa mga sisiw. Kasi kadalasan nakita ko, ayaw ko lang mag-ano sa kanila, ilagay mo na yun sa yellow dun sa ice.
doon magpaano naman, patak naman, balik naman sa ilo. Di yan tama. Room temperature kasi may ano tawag yan. Pwede ka gumagamit dyan around 2 to 3 hours siguro. I think siguro correct me, I'm wrong. Room temperature lang talaga yung administer nyo na sa ano, sa bakuna. Huwag yung maginaw kasi pag maginaw, malamig, for example, malamig. Tayo, na-experience tayo na pag malamig, nasa init tayo, malamig, anong resulta natin, 'di ba? Sinisipon tayo. Yun. Yun talaga nang mangyari. Imbis ma-healthy ang manok, bro, nagmuringkoy. Kaya nga doon walang effect din kasi maginaw, hindi pa active yung bakuna eh. Maginaw yung na nabigay niyo. Kaya doon, please lang i-correct nyo yung ano nyo. Yung... So dapat pala, Boss Joe, wag mo nang gamitin. Wag mo na pag ano pa, masyadong malamig. Malamig pa siguro. Hayaan once ma-mix nyo na, lagay mo mga 5 to 10 minutes, hayaan mo yan dyan. Room temperature lang. Bago mo abiser, wag mo lang lagay sa iyo. Hindi yan active. Hindi yan ano. Hindi yan active. So, yun pala guys ha. Ngayon ko lang narinig yan mga kakugi. So, let's take it from Boss Jojo kasi sanay siya, tsaka experience niya mga kakugi. Yun palang bakuna natin, yung pagkakamali natin ha. Diba, may ano tayo, may lagayan. Lagay natin ng ilo. Tapos, paglagay sa mata, kukuha ng another sisiw. Tapos yung ano, laman ay yung lalagyan ng ano, bakuna, ibalik natin yung may yelo. Kasi akala natin masisira yun pag nakano, mali pala yun mga kakugi. So ang dapat pala hindi malamig. Kaya pala yung ibang mga manok nasisira ang mga mata kasi malamig ba nilagay sa mata mga kakugi. So magandang kaalaman yan na ang natutunan natin ngayon sa araw na ito. Yun. Tsaka, Boss Joe, regarding sa mga bakuna na binanggit mo, saan ba kami makabili nun? Dun, yung sabi ko dun, kaya nga sinabi ko, kung pwede lang sana, kung maramihan yung bili nyo, dun lang kayo sa Kaagpas. Makikita nyo lang sa Facebook. Kaagpas? Kaagpas, ano yan. Kasi makikita dun sa, i-ano nyo lang sa Facebook kasi dun naman talaga ako. Ikaw, Boss, nagbibenta ka? Wala muna ako nagbibenta kasi for ano ka lang sa akin eh. For consumption lang? For consumption lang. Kaya ko lang muna kasi busy talaga. Kami lang pwede mo. Ano sir, pwede? Kami lang. Nagano lang kami. Order. Pero so, bago magbibenta kami, bago magbintahan, chicken talk muna kami. paano gawin? So yun guys. Nako, panoorin nyo yung previous namin na kwentuhan ni Boss Jojo. Marami kayong matutunan doon guys. Balik-balikan nyo lang yung mga previous episode namin. Itong ginawa namin ngayon guys, nagbibisita-bisita lang kami. Ginaan na lang si Boss Jojo. Patagal na kasi. Ngayon, may bagong kaalaman kami guys. Tapos, yung kwentuhan namin, alam nyo na mga kogi, basta mga nagmamanok, mga maritos yan eh. Nang libak sa mga nina mo lang, di na mo i-record. So yun mga kakogi. So Boss Joe, salamat kay Boss Joe ha. Thank you kayo. Thank you. Final message Boss Joe. Honesty is the best policy. Yun lang yung magbe-breeding kayo. Honesty talaga kasi hindi ito naman talaga yung nagpaano sa akin dito eh. Kasi sabi ng iba yung ano lang business ko manok din nakabili ako ng ganito, ganyan. Totoo naman talaga kasi wala naman akong bisyo eh. Tama. Walang bisyo. Ang bisyo mo, negosyo. Negosyo lang. Tapos honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Yun guys, mga kakogi. So, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa episode na ito. Maliban na sa palagi nyo nakikitang ano, pagkain namin. Talagang masarap kaming kumain, mga kakogi. Lalo-lalo na si Antip. Masarapan sa putsiro. So guys, mga kakogi, hanggang dito na lang muna ang episode na ito. Boss Joe, thank you, Boss Joe. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mga kakogi, tandaan palagi, basta magkogi, dunay maani. Okay. Tip boy. Okay. Hi. CR sa daan, sa tamang lakaw. Adon sa dito.